Nakaplano na ang pagpapakasal ni Amanda sa kasintahang si Ryan. At kontento na siya sa relasyon niya sa kasintahan. Nang biglang dumating sa eksena ang pinsan nitong si Dominic Alegre, isang hasyendero, dark, attractive, and dangerous. And she was enchanted for the first time in her life. Tila may magic sa simpleng pakikipagkamay niya rito at nagawa siyang paibigin ng estrangherong lalaki nang walang kahirap-hirap. Sa isang iglap, imbes na kay Ryan siya nagpakasal, ay si Dominic ang naging asawa niya. Ngunit ang inaakala niyang pag-ibig ay isang kasinungalingan lamang pala dahil nalaman niya na naghihiganti lamang si Dominic sa pinsan nito, kaya nagpakasal sa kanya. Paano siya makakawala sa isang kasal na siya lamang ang nagmamahal? Kaya ba niyang turuan ang puso ng kanyang asawa na ibigin siya nito? Magandang araw mga angels! Isang kwento muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon sa bawat isa. Isang kwento ng pag-ibig na magbibigay kilig sa ating lahat. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pakasal? Napataas ang tinig ni Mrs. Elizalde sa sinabi ng anak na si Ryan. At kunway, inilipat ang matalim nitong tingin sa nobya nitong si Amanda. Lumalim ang kunot ng ngao. Tatlong buwan pa lang kayong magkasintahan, di ba? Ano at pagpapakasal na kaagad ang nasa isip nyo? Nagyoko ng ulo ang dalaga sa disgusto ng tinig ng ina ng kasintahan. Akmang sasagot at sasabihing idea ng anak nito ang madali ang pagpapakasal. Subalit nagbago ang isip dahil sa animosity na ipinapakita ng matandang babae. Kung sa bagay, mula nang malaman nito magkasintahan na sila ni Ryan, ay nararamdaman na niyang hindi ito boto sa kanya ang matandang babae. Bagaman hindi ito hantarang sinasabi yon. Bakit naman kailangan patagalin pa namin ang pag-iisang dibdib, Mama? Si Ryan na matapos tapunan ng sandaling tingin ang inay, ipinalik kay Amanda ang tingin. Masuyong nginitian ito at pinisil ang mga kamay niya bilang assurance. Natural lamang na maghintay pa kayo ng ilang panahon, Ryan. Kilalanin niyo muna ang isa't isa. Nasa tinig nito ang maotoridad. Tuloy ito sa paglalabas mula sa basket ng mga pinamalengke. Dapat kilalanin niyo munang higit ang isa't isa bago kayo sumuong sa mga seryosong relasyon. Ano ang malin niyo kung 6 na buwan akong nanuyo kay Amanda, Mama? Putol nito sa sinasabi ng ina. At 3 buwan na kami magkasintahan. Sa palagay ba niyo hindi pa ba sapat ang 9 na buwan upang hindi namin makilala ang isa't isa? Mahigit 1 taon na ligaw sa akin ng ama mo, Ryan. Subalit naghiwalay pa rin kayo. Muling putol ni Ryan sa sinasabi ng ina. Nakita ni Amanda ang kapaitan at galit sa mga mata ng matandang babae sa sinabi ng anak. Gusto niyang sikuhin ang nobyo sa pagiging prangka. Pero tila ordinaryo na lang sa mag-ina ang ganoong pasaringan ng masakit na salita. Kaya hindi ba tayan ang matagal na pagkakilala upang maging matagumpay ang pagsasama ng 2 tao, Mama? Nasa pagmamahalan nila yon. Napasinghot ng may iritasyon si Mrs. Elizalde. Isinara ang refrigerator door ng may kalakasan. Kung hindi sa mga kamay ni Ryan na nakahawak ng mahigpit sa mga kamay ni Amanda, ay tila gusto nang tumalikod ng dalaga at lumabas sa bahay na yon. Si Mr. Elizalde ay nakipaghiwalay sa asawa noong nasa elementarya pa lamang si Ryan. At ayon na rin sa kwento ng nobyo sa kanya, may sariling pamilya na ang ama nito. At wala na itong balita kung saan na naroroon ang ama. Huwag mong intindihin si Mama, honey. Bulong ni Ryan sa kanya. Sa ayaw at sa gusto niya, pakakasal tayo. Pag-uwi ng daddy mo, magsasabi na ako sa kanya. Subalit bago pa makasagot ang dalaga ay muling nagsalita si Mrs. Elizalde. Siya ang kinakausap. Bakit hindi mo sabihin dyan sa nobyo mo, Amanda, na hindi naman masama kung sahon niyo kayo pakasal? That's 4 months from now. Bukod sa June bride ka, makapaghahanda kayo ng husto. Naroon ang pagmamando sa tinig nito. Mama,
Actually, wala pa naman po kami na pag-uusapang takdang araw ng aming pagpapakasal, ma'am. Inagapan niya ang sasabihin ng nobyo. Isa pa, kailangan pa rin namin kausapin ng daddy at isa pa yung ama mo. Agap na matandang babae sa sinasabi niya, ang tinig ay marahan lang ng bahagya sa singhal. Hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan kang naninirahang mag-isa sa paupahang bahay, gayong kadalaga mong tao. At tayo nagpapakasarap sa bagong asawa. Mama, ano ba? Wika ni Ryan na tumaas na ang tinig na kahit si Amanda ay napapitlag. She was shocked by the mother's statement at gulat sa singhal ng anak sa ina. Muling napasinghot nang may pagkairita si Mrs. Elizalde, bagaman tumigil na sa pagsasalita. Alam nito kung kailan hihinto. Yun ay pag ganoong tumataas na ang boses ng anak. Humakbang patungo sa hagdan upang pumanhik sa itaas. Ikaw na ang bahalang maghugas ng pinagkapihan niyo. Ang huling salitang binitiwan nito sa anak bago tuluyang pumanhik. I'm sorry about that. Masuyong wika ni Ryan nang mawala sa paningin ng ina. Bahagya siyang nagkibit ng mga balikat at saka marahang tumayo. Hindi pa ba ako nasanay sa mama mo? Sagot niya na sinamahan ng pilit ng ngiti. Gumanti ng ngiti ang binata at inakbayan siya palabas ng bahay. Glad to hear that. Sooner or later, magiging mama mo na rin siya. Kaya dapat talagang masanay ka na. Hindi siya kumibo. Sa isip niya ay naroon ang nag-aabang na katanungan kay Ryan kung saan sila titira sa sandaling sila'y makasal. Natitiyak niyang hindi niya makakasundo ang magiging biyanan. Hindi ito ang unang pagkakataon kung saan nais nitong pangunahan ang anumang desisyon na ginagawa nila ni Ryan. Kung makikisuno sila rito, natitiyak niyang magiging miserable ang buhay niya. Buhay na hindi niya kailanman dinanas sa mga magulang. At hindi ang uri ni Linda Elizalde ang basta-basta na lang bibitawan ang pagiging boss nito sa bahay na yon. Ngunit alam din naman niyang hindi siya pababayaan ni Ryan na basta na lang kontrolin ng ina. Hindi iilang beses siyang pinagtatanggol ng kasintahan dito. May mga ilang bagay ang alam niyang ikinaayaw ni Mrs. Elizalde sa kanya. Isa na rito ang pagiging dayo niya sa lugar na yon. She worked with one of the most biggest accounting firms in Manila. Hindi gusto ng daddy niya ang trabahong yon dahil mag-iisa siyang maninirahan malayo sa kanila. Dad, I'm 21 and trying to be independent. Sinamahan niya ng ngiti ang sinasabi. Subalit sa kaibuturan ng puso niya, naroroon ang lungkot at takot na malayo sa ama. Yun ang kauna-unahang pagkakataong gagawin niya yun. Pero gusto niyang bigyan ng distansya ang ama upang maiukol nito ang sarili at panahon sa bagong asawa. Si Karen. She was 10 when her mother died in a car accident. Dinamdam ng ama yun at hindi na muling tumingin sa ibang babae. Subalit kasabay ng pagtatapos niya sa kolehiyo, ay ipinakilala sa kanya ng ama si Karen. Copywriter ng isang malaking insurance company. A childless widow. Maganda at smarte sa edad na 35. Nasa lugar nila ito at nakikipag-usap sa isang kliyente nang sa pag-uwi hindi mapaandar ang sasakyan. Ang ama niya ay isang high school teacher sa isang pribadong eskwelahan sa Quezon City. Nag-resign sa trabaho at nagtayo ng sariling negosyo. Assembly and auto repair shop. Mula sa maliit ay lumaki at naging declassing car repair shop. Kasabay noon ay ang auto supply business na rin. At nang masiraan ang sasakyan ni Karen, his father's mechanics towed the lady's car. And she was so confident that Karen was just one of those women customers na laging aali-aligid sa daddy niya. At nagpapapansin at niningitian lang ng ama. Hanggang doon lang. Kaya naman nabigla at nasaktan siya nang sabihin sa kanyang pakakasalang dalawa. Yun ang nangyari upang lihim siyang nag-apply ng trabaho sa Maynila, gayong hindi naman sana kailangan. She was her father's employee bilang siyang humahawak sa mga finances ng repair shop along with one secretary and a clerk. At dahil kabilang sa mga nagtapos ng may karangalan, hindi naging mahirap para sa kanya ang matanggap siya sa malaking accounting firm na yon sa Makati. Sinikap ni Orlan na pigilan siya, lalo na nang malaman nitong ang assignment niya sa Angeles. But she was only too glad to accept the assignment.
Nais niyang itago ang nararamdaman at upang bigyan na rin ng pagkakataon ang ama sa bago nitong asawa nang hindi siya inaalala. She liked Karen. She never tried to please her. Never tried to be over-friendly with her. She's candid and natural. Pero hindi niya maaalis ang magdamdam. Inakbayan siya ng ama at inakay sa mga balkonahe ng bahay nila. Don't do this, love. I don't want you living alone by yourself. Pakiusap ni Orland. Daddy, hindi na ako munting bata. I can take care of myself. So, there's really no need to worry. I know what you felt and... Shh! Awat niya sa sasabihin nito. Alright, aaminin ko nasasaktan ako at nagsiselos. Pero wala na yun, Daddy. She smiled through misty eyes. I had you for a long time and I can't complain. It's time to share. I owe you that. Iha. Don't worry and go on with your honeymoon. Tiyakin mo lang na may baby sister ako pagkatapos. Nakuha niyang ibiro sa ama na mahigpit siyang niyakap. She saw Karen at the door. Nasa mga mata nito ang pangunawa at pasasalamat. Nang umalis patungong Hong Kong ang mag-asawa para sa honeymoon, ay umalis na rin siya patungong Pampanga. Ang kumpanya ang nagpo-provide ng bahay na titirhan niya. Isang maliit subalit fully furnished na bahay sa isang lugar na malayo sa town proper. Sa pagkakaalam niya, permanenteng nirerentahan ng kumpanya yon para sa mga ganoong assignment ng mga empleyado. Maunlad na bayan ang Angeles, para na rin Maynila. Kaya hindi mapaniwalaan ni Amanda na sa buong kalye nila at kahit sa buong lugar na yon, ng katamtamang buhay ng mga residente, ay halos magkakakilala-kilala ang mga tao. At ang bibiyanin ay isang prominent figure sa lugar na yon. Principal ito ng isang pribadong paaralan ng elementarya. At si Ryan na may isang kawani sa bangko sa bayan. At isa pang dahilan kung bakit hindi siya gusto nito ay dahil may pinipisil na itong iba para kay Ryan. Si Maureen, nakasalukuyang nasa Singapore. Ayon kay Ryan ay kababata nito si Maureen at magkaibigan ang dalawang pamilya. Ang lalim naman ang iniisip mo. Wika ni Ryan nang nasa tapat na sila ng gate ng bahay niya. Tatlong bloke ang layo mula sa bahay ng kasintahan at walking distance kung gugustuhin maglakad. Tipid siyang ngumiti na sinamahan ng buntong hininga. Your mother doesn't like me. Wika niya at pagkatapos ay binuksan ng gate. Nalanghap niya ang malakas na bango ng Dama de Noche na humalo sa mga rosas na nasa tabing bakod. Ganon din ang sampagitan na nasa tabi ng gate. Mula sa gate ay malawak na hardin bago ang two-bedroom bungalow. Isa ang hardin sa ikinagusto niya sa bahay na yon nang unang dumating siya. You're marrying me, not her. Magkahalong biro at seryoso ang tono ni Ryan habang sinusundan siya sa paglakad sa sementadong pathway patungo sa pinto ng bahay. Huminga siya ng malalim at kinuha ang susi ng pinto sa bag. Sana nga ganun kadali ang mga bagay, Ryan. Hindi ko gustong lagi na lang kayong nagtatalo ng mama mo dahil sa pagtatanggol mo sa akin. Malungkot na wika pa ng dalaga. Ipaubaya mo na sa akin ang bagay na yun, Amanda. Akong bahala kay mama. Paniniyak nito sa kanya. Won't you invite me in? Dugtong nito nang ipinapasok na niya sa keyhole ang susi. Bahagyang itinulak ng dalaga ang pinto at sinilip ang madilim na bahay. Pasado alas 7 na. Matapos nilang manood ng sine at kumain sa labas ni Ryan, ay sa bahay ng huli sila tumuloy. Para nga sabihin sa mama nito ang balak nilang pagpapakasal. Bagaman si Ryan lang ang nag-apurang ibalita sa ina yun, isang marahang iling ang pinakawalan niya, kasabay ng pagkapa sa switch ng ilaw at binuksan nito. I'm sorry, Ryan. Alam mo namang hindi ako nagpapatuloy kahit na sino sa bahay lalo na at gabi na. Nagsalubong ang mga kilay ni Ryan. Hindi ako kahit sino, Amanda. Kasintahan mo ko. He said patiently. At malapit na tayong pakasal. Ryan, please. Alright. Itinaas ni Ryan ang dalawang kamay bilang pagsuko at ngingitian siya. Sige na, tiyakin mong nakalak ang lahat ng pinto sa likod at dito sa labas bago ka matulog. Good night. Yumuko ito at ginawaran siya ng isang halik sa mga labi.
Nagpaubaya ang dalaga. Kung ang pagbabatayan ay ang mga napapanood niya sa video movies, ay normal na paraan ang paghalik ni Ryan sa kanya na pangkaraniwan na lamang nitong ginagawa sa kanya. Mula nang sagutin niya ito 3 months ago. Pero may palagay siyang hindi siya normal. Sinasabi rin yun ni Ryan sa kanya bagaman sa paraang hindi nakakainsulto. Kung tila kayang-kaya nitong gawa ng paraan ng problema niyang yun at hindi iilang beses niyang pinag-isipan ang sarili pagdating sa mga bagay na yun. Wala siyang pakiramdam. That's the right and painful term. Paano ang mga halik nito ay hindi man lang pumupukaw ng kahit anumang pakiramdam na damdamin mula sa kanya? Though she didn't reject his overtures, wala rin naman siyang makapang magic tulad ng laging inaasahan niya. Makalipas ang ilang sandali, nagtaas ng ulo ang binata. Napakahinhin ng pagtugong ginagawa mo sa mga halik ko, Amanda. Tukso nito habang nakatitig sa mukha niya. I'm sorry. Nagyuko siya ng ulo. Hinawakan ni Ryan ang mukha niya at itinaas. Sa sandaling makasal tayo, hindi na magiging ganyan ang attitude mo, Amanda. Banayad nitong sabi. Ipakikilala ko sa iyo ang sarili mo. There was something in his voice na hindi kayang bigyan ng pangalan ng dalaga. Something in his eyes too. Napabuntong hininga ang dalaga. Kung ano-anong imagination ang pumapasok sa isip niya. Good night. Sabi niya at pumasok na sa bahay at isinara ang pinto. Mula sa loob ay narinig niyang humakbang palayo ang kasintahan at pagkatapos ay ang pagsasara nito ng gate. Doon palang tuminag sa pagkakasandal sa pinto si Amanda. Binuhay ang ilaw sa labas ng bahay. Matapos patayin ang ilaw sa sala, pumasok na sa silid niya. Naghubad at nagtungo sa banyo at naglinis ng katawan. Pagkatapos ay nagpalit ng pantulog at nahiga na. Sa malamlam na ilaw mula sa lampshade ay itinuon niya ang paningin sa kisame habang iniisip ang mga pangyayari sa kanila ni Ryan. Masaya siya dahil sa planong pagpapakasal nila ng binata at dahil sa kasiyahan sa walang abisong proposal nito'y hindi na niya agad napuna ang sining pinasok nila. May ilang linggo na at wala nang ganoong nanonood. Sa loob ng sini hindi ilang beses na hinagkan siya ng kasintahan. Ilang beses niyang inawat ito dahil nakakahiya sa mga iilang parehas sa balcony. Ang katwira ni Ryan ay ganun din ang ginagawa ng mga katabi nila. She felt so cheap, pero hindi niya maisatinig yun. Ginagamit ang dilim ng sine upang gawin sa kanya ang mga bagay na yun. Kung sa bagay, talaga namang ginagawa ng iba na magkasintahan yun. At sa tuwing nagpoprotesta siya'y nangangatwiran si Ryan na yun lang ang pagkakataong nasasarili siya. You're not concentrating. Bulong ni Ryan sa kanya nang nasa loob sila ng sine. May banayad na iritasyon sa tinig. I'm sorry. Nauutal niyang sagot. You know how I hate myself pagdating sa ganitong bagay. Depensa niya sa sarili. Sa tuwing ay mainit si Ryan, lalo na sa mga bibihirang pagkakataon tulad nun. Init na hindi niya kayang tugunan tulad ng inaasahan nito. Kahit madilim ay alam niya ngumiti si Ryan. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagmamadali akong makasal na tayo agad, Amanda. Natitiyak kong sa likod ng mahinhin at malambing na pagtugon mo sa akin ay isa kang mainit na babae. You're too old-fashioned, kaya nariyan pa rin ang reservation every time I make love to you. Hindi siya sumagot. Marahil ay tama ito. There must be something wrong with her. Mahal niya si Ryan. Natitiyak niya yon. Sa halos isang taong pagkakakilala niya rito, natitiyak niya ang sariling damdamin. Si Ryan ang kauna-unahang naging kakilala at kaibigan niya sa lugar na yon nang dumating siya more than 10 months ago. Ilang buwan itong nagtiyaga sa panunuyo sa kanya, gayong sa una pa lang ay hindi na niya ito binigyan ng pag-asa. At bago pa niya namalayan ay nahulog nang nahulog ang loob niya sa gwapong binata. At hindi niya pinagsisisihang sinagot niya ito. Wala siyang mahihiling dito bilang kasintahan. Ryan was polite, sincere, loving and patient. Higit sa lahat, she felt safe with him. Mapusok subalit malakas ang pagpipigil sa sarili. Madaling sawayin, minsan man ay hindi nila pinagkagalitan ang kakulangan niya sa pagtugon sa pagmamahal nito.
Bukod doon, hindi ilang beses na ipinakita sa kanya ni Ryan na higit siyang mahalaga kaysa sa ina nito. Not that she was trying to compete with his mother. Hanggat maaari, sana'y gusto niyang gumaan ang loob sa kanya ni Mrs. Linda at magkasundo sila. At bagaman nag-iisip siya kung tamang pakasal na sila kaagad, ay hindi naman niya gustong tumanggi. She couldn't wait to be his wife. Mahal niya si Ryan at handa siyang pakasal sa kasintahan. Paano kaya matututulan ni Mrs. Elizalde ang pagpapakasal ng anak si Amanda? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.